Hello guys, nandito kami ngayon sa Center Point. Naghahanap sana kami ng church kaso every Friday umaga lang eh ngayon gabi na. Kala kasi namin makakapunta kami ng CCF kaya dito na lang kami sa Center Point pag tumitingin siya. Dito, iyan mo lang. Bakit ka mahiya? Ako nga, hindi na ako nahiya eh. Ayan, pasok tayo sa loob. Tara. Pasimple lang kasi baka bawal. Ah, mag-challenge kaya tayo dito ng ng tester challenge. Yung puro tester yung nilagay sa mukha. Mamaya. Mga tester lahat yan? Oo, oh, ayan na tester. Dahil pakihawak nga. Hanap tayo ng foundation. Hindi ko alam ano basa dyan. Borjuri. Pero ano, maghahanap ako ng foundation. Kompletuhin natin yung makeup challenge na to. Waka mo dito. Gigig. Isadora. Pag ako makabasag ng makeup dito, wala akong pambayad natin. Si... Pero hindi talaga ako mahilig sa makeup eh, kaya doon tayo sa mga damit. Hanapin natin yung hikaw ni Ano, baka nandito. Kasi ikaw nga pala hinahanap ng baby. Yung pang astronaut. Yung mga gusto mo, diba? Yan, okay na yan. Doon tayo sa Tig-20. Alam niyo naman ako, diba? Pasok mga suki. Gusto yung mga ganito na kayo. Ito, 63 dirham siya, mahal pa rin. Pumipili si daddy ng jacket niya, hindi ko kasi siya nabili anong sa Pilipinas. Maganda yung medyo light. Maganda. Kana ganyan. ₱250. So nasa around 3,500. Thank you to Ford. Daddy, it's you. One of a kind. Boom. Manis. 40 lang. Ah, 40 lang pala siya, no? Ano? Bibilang ko rin si Utoy. Hindi. Kaya Utoy na lang yung one of a kind. Pwede mo yung one of a kind. Benta mo sa inyo. Wow. Negosyante. Tignan niyo yung kulay. Katapos ko lang kumain ng nagoan. Gusto yung mga ganitong kulay. Yung parang fierce. H&M tayo guys. Tingin lang, daan lang tayo. Sobrang kakakang. Parang malungkot si daddy. Hindi naman ako bibiling marami. Tingin nga. Hindi ako. Magutom na. Kabot na. Yan si siya pero hindi siya pantay. Alam mo ba't hindi pantay? Bakit? Dito niya ako. Hindi yata nakaayos. Yun na na. Sinwatch. May nagswatch na. Wala kami nabili guys sa akin. Ano lang naman eh, yung kay daddy lang talaga yung sadya namin. Pero pag may nakita ako maganda, bibili ako. Meron sa H&M, mura na yun sana. Maraming mura kaso lang, hindi mo masusuot. Kasi mga pang size ng mga babae dito malalaki. Mahahaba. So yun si daddy, iniiwanan na naman niya ako kasi nagbablog ako.
Hindi, hindi ko ba? Hindi ka pwede pumumista dyan sa may kanan. Ay, ano ba? I know! Tapos ito yung ano, update sa lipstick na ginamit ko. Ewan ko ano bang lipstick yun, mamaya titignan ko sa clip. Ano siya, drying siya. Pero nung nilagay ko yung matte, yung pangalawang nilagay ko, medyo okay-okay. Daddy, mayroong tinamo to. Ayun. Dito na kami guys sa bahay. May kami agad. Kasi may pasok pa si Daddy bukas. Yun lang, jacket lang na pamili namin. Wala rin ako nagustuhan dun sa H&M. Pero na-intriga ako dun sa ano mayroon silang make-up. Make-up pa lang H&M, baka hindi ko lang alam. Kung sasain pa di. Kasi may ang daming kanin. Ito na kami sa kwarto. Guys, kakain muna kami. Nag-pray tulong kami ng ano ng skinless. Tapos bumili lang kami ng beef mommy. Good morning guys. Yan, alis ako ngayon. Bibili ako ng pang-spaghetti kasi naawa ko kay Daddy kahapon. Hindi kami nakakain ng maayos kahapon kasi namili kami. Biglaan lang yung ano namin, pag-shopping namin. Tapos naubos na yung oras namin doon. Hanggang sa yung tinamad na kami magluto. Naawa kay Daddy kahapon, wala kami kinain maayos. First time ko lalabas mag-isa ngayon. Kaya ako mag-vlog pag mag-isa ako pero tatry ko. Saka ano, para maarawan din ako kasi lagi na lang akong hindi naaarawan. Sige, pagtinginan nyo ako. Okay lang pagtinginan ako ng ibang lahi, pero pag Pilipino, mas naaano ako. Mas nahilang ako pag Pilipino. Ay, ba't umuulan? Wait lang, G7X. Ay, hindi. Ngayon may nagsasampay. Talaga ako makapag-vlog dun sa bahay kasi nga ang dami namin. Siyempre, nagpapahinga yung iba, umuwi dun galing sa work. Pahinga na lang. So, alam ko yung pakiramdam ng ganun, yung halos walang pahinga, tapos may maingay pa. Pa tayong basket. Piniling. Pa tayo nito. May tubig naman sa bahay, pero maganda kasi ito. Ito yung ano nila. Low sodium pH 7. Kuha din tayo ng condensed milk kasi si Daddy mahilig sa matatamis. Gusto niya yung matamis-tamis na. Sweet tooth siya. So, yun. Maliit lang. Kasi ako ayoko naman ng sobrang tamis. Hello? Ma! Naaway ako ng sibuyas. Daddy, actually ayaw niya na magluto ako. Kasi nga kaya nga daw niya ako pinapunta dito para makapag-bakasyon, makapagpahinga. Kaya sabi niya, babybihin niya daw ako pag nandito. Pero alam ko na papagod din syempre yun. Nagbabiyahe pa siya eh, papasok, pauwi. Yung iba nga pala, nagtataka sila ba't ako nandito. Bale, visit visa yung kinuha ng asawa ko sa akin para ngayon makapagbakasyon lang. Wait lang, kumukulo siya ng ano. Kasi nga gusto niya makapag-relax, unwind, ganun. Tsaka, nung nandito kasi ako guys, in 3 years, wala ako talagang pahinga. As in, puro trabaho lang. Kung tatanungin niyo ako sa mga tourist spots dito na napuntahan ko, kakaunti lang guys, hindi ko talaga naikot yung UAE, hindi ko na-enjoy yung UAE, as in puro trabaho, bahay. Kasi ako nung nagtatrabaho ako dito, tutok na tutok ako sa anak ko. Tuwing may libre akong oras, hindi ako lumalabas guys. Ang pinakalabas ko lang dun is grocery. Ang buong oras ko, nasa anak ko talaga, chat, ganyan. Kaya alam nyo sa mga OFW na mga parents, lagi nyong unahin yung oras nyo para sa anak nyo kahit malayo kayo. Huwag nyong alisin yung communication. Kasi kami ng anak ko, kahit matagal kami na hindi nagkasama, walang nagbago. Sa yung samahan namin, wala siyang hiya-hiya. Sa akin, kung ano kami nung iniwanan ko siya, ganun pa rin yung pagbalik ko. Pero syempre may mga changes yan. Kasi syempre lumalaki yung anak mo, medyo nag-iiba yung ugali.
yung day off ko nun, guys. Talagang, gagawin ko na lahat yung gawain ko. Maglalaba, magluluto na ako ng baon ko para sa kinabukasan. Tapos pagkain ko nung araw na yun, na-off ko. Tapos, magpa-plancha na ng uniform, ganun. Lahat ng gawain ko, gagawin ko na, maglilinis. Tapos pagdating ng tanghali or hapon, start na yan hanggang gabi, magka-chat kami ng anak ko. Hanga nga yung iba na nakikita na, la, buti yung anak mo, kung nakausap ka na ganyan, maghapon na yan, buti hindi naiinip, as in, nasa camera lang siya, nakatutok, tapos may mga ginagawa lang siya, kunwari, naglalaro ng goma, ng pog, sawak-hawak lang niya, tapos, yun, nag-uusap kami, tapos kapag may mga project, assignment, tinatanong ko yan araw-araw, kung nagawa mo na ba assignment mo, may project ba, tinutulungan ko siya kahit nasa Skype lang kami noon. Ayun, gumagawa kami ng assignment niya. Yung ibang bata, hindi mo mapapa-alam mo yun, yung mapapa-steady lang sa camera ng ganun. Pero yung anak ko, dun lang siya, nakaupo lang siya. Minsan nakakatulugan niya pa nga eh. Kaya nung pag-uwi ko, halos walang nagbago sa samahan namin. As in, close pa rin talaga kami. Tsaka yearly ako umuwi, guys. Hindi ko kaya yung every 2 years. Talaga sobrang blessed lang din kaming mag-ina kasi napaka bait ni Daddy, hindi siya selfish. Siya mismo nagsabi sa akin na may umuwi ka na kasi kailangan ka ni Lance. Kahit ako na lang muna dito, magtitiis ako kahit ako na lang mag-isa para may kasama si Kuya kasi mas kailangan kanya. Yun yung ng husband ko. Kaya yun, binisit niya ako para kahit papaano maranasan ko raw yung magpunta dito na hindi ka magtatrabaho. Mag-e-enjoy ka lang and magpapahinga rin. Siyempre, magkasama kami. Parang na kasi namin. Nung kasal kasi namin, wala kaming honeymoon after nung kasal. Ayan na siya, guys. Hayaan ko lang muna siyang kumulo. Ayan na yung finished product.